Ikawalo ng Abril, 2019. Mahal kong ina. Kakaiba ang mga gabi at araw dito sa Kalburo. Nasa ibabaw mo ang mga bituin. Nasa ilalim, kasindaming mga isda. Sa paligid, mga ilaw ng mga barko ng China na sinliwanag ng mga nasa langit. Dalawang buhay ang umiikot ngayon sa bangkang ito. Mamamahayag, mangingisda. Parehong napadpad sa gilid ng Kalburo. Gawa ng iisang dahilan. Dalawang buhay, iisang bangka. Magandang gabi. Mahal kita, Chiara. Punta namin doon sa China, tapos ipalit namin kung anong gusto na, kung anong ibibigay sa amin. Halimbawa, karne, ganun, sigarilyo, tubig, ganun lang yung ano nila, ipapalit. Umiipot, Koy! Umiipot, isang halak lang. Kailangan dalawa rin daw, dalawa. Dalawa, sabi ko, dalawa. Sabi niya, gusto niya, isa lang. Pero si, pinakit ako, sumakit ako. Sabi ko, nangingipa uli ako ng noodle, sabi ko. Ganun na, ganun sa mangko. Pinigay ako din ng dalawa. Pabago-bagong ihip ng hangin dito sa Kalburo, Nay. May araw na napakalakas. Tapos, biglang payapa. Kami naman, puro tago. Tago ng tago na parang daga. Parang pugante. Kailangan namin gawin to para sa mga mangingisda. Para hindi sila paalisin. Para makapangisda pa sila ng maayos. Nakatago na yung mga tripod ko. Laging nagpapatrolya yung malalaking barko. Kadalasan iniisip ko kung sanay o tanggap na ba nila ito. Pero sa mga kwentuhan, maririnig mo, galit sila. Sila na lang daw sana ang gagawa ng paraan kung may kapangyarihan lang daw sila. Unang tapak, nagtaklobo. Sinisiparit na nila yung sabaga type A, tapos type B, type C ba? Para hindi na sila mahirapan pagkarga sa barko. Paano ba nila nakukuha yung galit sila? Parang pinubugahan ba ng yung hangin, di ba? Yung ilis, di ba? May hangin yung mag...
parang siguro yun. Kasi karamihan sa kanila mayroong tubo na mahaba. Baka yun ang pinaka-extension nila na ginagamit para makayod yung lupa. Para yung taklubo, maupay nila. Saka isa pa, yung purals. Dati maganda na yung tubo, ngayon. Wala na, sira-sira na, upay-upay na. Pati bato, nakabaliktad. Grabe naman yun. Ay, na. Anong epekto sa inyo na tanin na mamana, naninisip ka? Ano, nahihirapan magalaw ng isga kasi malabo, tapos makatipan. Siguro, para sa akin, sakali magkaabo ako, baka wala makabutan na rito na mga corals na buhangin na lang. Siyempre, araw-araw ba naman silang kumuha dyan, nakukaya nila ng upay. Wala na. Yung mga bagong tinubo na Filipino, wala na silang madadat nandito balang araw. Sa dahil sa mga ginagawa nila. Gustuhan nila yung gas mask ko na nasira. Bibigay ko to sa kanila kasi nabasa gas mask ko. Palit ko sa kanila. Pag hindi nila pinalitan, yung balik ko rito. Kaya diesel. Magdala nga ako ng dalawang container na diesel para kung hindi mapalitan ng gas mask, hindi mulubo. Diesel? Ayaw. Oh, ayaw? Alak lang din. Ha? Hindi na. Hindi na. Alak ang bigay. Ano naman din yan? Ipitawang mo lang yan. Okay. Kaya mo para malitin sila. Mabili lang kung mapayag tayo. Ang gamit. Tinchay, yun nung araw yung kinagwento mo? Ay, ano yun ma'am? Basta-basta lang mga ganun. Ipitin niya niya lahat yan yung kami magka. Sa may pagtingin niya, kukuha mo na siya, lagay niya sa train na sa bus. Puluin niya yun, bago siya bumaba yun, iabot na yung kapalit. Wala ka nang magawa. Tapos kung makita pang daing, kung di man lobster, kuhaan pa nila. Madaling araw pa lang, kita mo lang dyan ha. Dorado na yan. Ano yung ina-kapalit mo? Hmm, ganun. Using alak. Kaya tingnan mo pang magkalit niya kung gusto nila, alak na palit. Yung tarakito, yung kulahan na yan, ah, yan ang paborito niya. Pag yan ang ipalit mo dahil, palit ng alak, lugi pa. Patrol ka hindi mahalaga. Inay, nandito ko sa gilid ng bahura. Sa ibabaw ng malaking tipak ng bakal, sabi nila, bahagi daw ng lumubog na barko. Nakapaligid sa akin ang mga bato ng Kalburo. Magawa ko pa kaya ito uli? Hanggang kailan natin ito pwedeng lapitan? Hawakan. Hanggang kailan nila ito mapapangisdaan? Totoong nakakapangisda sila pero patago. Pasingit. Papuslit-puslit. Malapit nila. Ano mo isang ano? Hmm? Isang malapit. Saan? Parang ganito. Patrona, may Chinese. Thank you.